Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay kundi sa salitang mahal mula sa bibig ng banal ng Ama nating may kapwal. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito'y dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banan na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala rin siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula roon, ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, "Bibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng Diablo, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang maga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa unang linggo ng 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, paghahanda. 40 araw. At kung bibilang tayo, tayo po simula pa noong Ash Wednesday, nakaka 5 araw na po tayo. Kamusta po ang karanasan? Walang pinansin. Simula nung Ash Wednesday, walang pagbabago, walang naranasan, walang nararamdaman. Di ba kayo nagpa-check up? Baka may nararamdaman na? Kailan na, no? Sabi ko nga sa inyo, ikondisyon ang sarili at huwag kakalimutan na sa panahon tayo ng Kwaresma. At alam ng demonyo kung sino ang mga nagpalagay ng abo o kaya naman mga nakiisa sa pagdiriwang nung buksan natin ang panahon ng Kwaresma. Kung wala pa naman, baka masyado pang maaga, no? Sabi ng demonyo, sige, maaga pa. Tandaan ninyo, mas matindi ang panunukso sa mga panahong ito. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, "Lumayas ka, Satanas." Kasi, you know, iba na ang marketing strategy ng demonyo ngayon. Iba na, hindi na ito yung nakakatakot na mukha, hindi na ito yung may sungay, hindi na ito yung may buntot. Hindi na ito yung nanlilisik yung mata, may apoy sa likod,
Nag-iba na ang kanilang strategy, pero pareho pa rin ang panunukso. Pareho pa rin yung kung saan at kung paano natutuksuhin ang tao. Nakakapasok na rin po ng simbahan ang demonyo. Hindi yan yung hanggang pinto lang yan, hindi. Hanggang dyan sa kinauupuan mo. Kasi yun na yung bagong strategy. Kung sino yung, kung kanino ka mas dikit, kung kanino ka mas magiging attractive, dun yan. Tinan nyo nga yung mga mukha ng katabi ninyo. Yan na yan, ganyan na yan. Natukso na ba kayo sa pangit? Sige nga. Naakit na ba kayo sa pangit o naakit na ba kayo sa nakakatakot? Hindi. Naakit tayo sa magaganda, sa maganda sa paningin, sa masasarap, sa masasaya. Doon tayo naakit. Hindi sa nakakatakot. Nilalayuan nga natin kapag nakakatakot eh. Kaya kailangan lang talaga maging aware tayo, maging alerto. Hindi lahat ng masarap tama. Hindi lahat ng masarap nakakabuti. Kaya ngayon pinaalalahanan tayo sa unang linggong ito ng Kwaresma na mayroon tayo laging inaharap na tukso. Bahagi na yan ng buhay natin. Kaya kailangan natin mas mag-ingat sa mga pinakikinggan natin. Sino bang madalas natin pinakikinggan? Na ikinakapapahamak naman natin. Tinan niyo po, balikan natin. No? Sa unang pagbasa, sa aklat ng Genesis, nakipag-usap, diba na, nagbagong anyo ang demonyo. Sa anong anyo? Anong ginamit na anyo? Ahas. At ano ang sinabi ng ahas? Magaling po magsalita ang demonyo. No, yung tinatawag nating play of words, yung tinitwist, yung mali, nagiging tama kasi yung paggamit niya ng mga pangungusap ng salita. Diba sabi, uy, sabi, totoo ba na hindi niyo po pwedeng kainin ang no, mga yung nasa mga pagkain? Totoo ba? E malinaw naman ang bilin ng Diyos. Lahat pwede niyong kainin. Pero ang sabi, ang salita, totoo bang hindi po pwede? O kaya tuloy, nakipag-usap si Eva at pinaliwanag pa ni Eva. Di naman, lahat pwede, maliban lang doon. O yun, nakapasok na. Ah, ganun ba? Naku, hindi totoo yan. Alam niyo po, ang tukso, liligawan ka niyan. Aakitin ka niyan. Kaya kung hindi malalim at malawak ang iyong pag-iisip, madali kang bibigay. Madali tayong bumigay. Kaya, mas pinakinggan ni Eva, yung unang tao, ang salita ng demonyo kaysa ang panindigan kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanila. Kasi parang, uy, unga no, maganda siguro maging Diyos. Maganda siguro yun. Hinangad din nila. Ninais na rin. Pero dahil nga sa pangbubuyo ng demonyo. Tinan niya sa mga, ano kayo natutong magsigarilyo o uminom?
o magsugal. Paano kayo natuto? Diba? Uy, sige na, tikman mo lang. Tikman mo lang. Masarap to. Ngayon, addict ka na. Sa Ebanghelyo, maging si Jesus, no? Kaya nga pinapaalala sa atin dito, no? Maging si Jesus. Bakit dumaan sa panunukso si Jesus? Para maintindihan niya tayo. Lahat ng paghihirap, lahat ng nararanasan ng tao, naranasan ni Jesus. Pero ipinapakita sa atin ni Jesus na kaya nating labanan ang tukso. Lahat ng kagutuman ng tao, physical hunger, no, kaya nga, pero mo, 40 araw hindi kumain, ngayon mo sabi, hindi nararamdaman ni Jesus yung kagutuman mo. 40 days. Pero dinisiplina niya ang kanyang sarili. At yun din sinasabi sa atin, disiplinahin natin ang sarili, hindi porkin nagutom kakain. Hindi lahat ng gusto natin, kailangan natin kunin. Kailangan lang may pagpipigil ng sarili. Yung kagutuman, no? Ano ang kagutuman ng tao? Pagkain, kapangyarihan, kayamanan, diyan tayo nagiging mahina. Ayan yung ginagamit ng Diablo para tayo pasukin. Pero mas tingnan natin, no? Ano ang ginawa ni Jesus para makayanan ang bawat panunukso? Ang Diablo kasi, alam din kung anong nakasulat sa Biblia. Binabasa din niya, alam niya. Kung kaya tayo mahina, kasi wala tayong alam sa Biblia. Mahilig lang tayong magbunganga. Mahilig lang tayong mag-comment, pero walang laman yung mga comment natin. Walang lalim. Kasi pag ginamitan ka na, di ba ikaw ang anak ng Diyos? Nasusulat, di ba? Iingatan ka. Pero malinaw din, nasusulat. Okay, tama ka naman. Pero hindi mo kinakailangan subukin ng Panginoon. Ang hilig natin makipagdebate, no? Nang wala naman tayong baon, wala tayong sandata. Pero saan ka gutom? Kasi yun yung pupuntiryahin. Kung kulang ka sa pansin, ay, maraming ibibigay ang demonyo sa iyo para magpapansin ka lang. Kayang-kaya naman. No? Kaya nga, nasa panahon tayo ng Kwaresma, ang sinasabi sa atin, dagdagan natin ang oras ng pananalangin. Dagdagan natin ang pagbabasa ng Biblia. Dahil ito yung pinakamabisang na panlaban natin sa anumang tukso. Na kapag nandyan ang tukso, alalahanin mo ano ang sasabihin ng Diyos o ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Kung natukso ka. Pero hindi ibig sabihin, masamang tao ka na. Hindi ibig sabihin, yan ka na. Kailangan mo lang lumapit sa Diyos, kailangan mo lang magsisi, kailangan mo lang ituwid. Aminin lang. Kaya nga, di ba sa ikalawang pagbasa, no? Pinapaliwanag sa atin ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, no? Na ang kasalanan, pumasok sa tao ang kasalanan dahil sa pagsuway sa utos ng Diyos,
Pero dahil kay Jesus, sa kanyang pagsunod, naligtas tayo. At kaya siya, no, mapapako sa krus, mamamatay, muli mabubuhay para bigyan tayo ng pagkakataon. Kung natukso ka na, pwede pang umalis dyan. Huwag mong piliin manatili dyan. Huwag ang Diyos ang alisin mo sa buhay mo. Paalisin mo ang diablo. Paalisin mo ang demonyo. Sabihin nyo nga ulit, lumayas ka, Satanas. Akayanin naman po, lalo tigid, kung mayroong tulong. Magtutulungan lang tayo, o magpapaalalahanan lang tayo, marami na tayong nalampasan. Marami na tayong tukso na nalabanan. Uulitin lang yan. Mauulit, pero kailangan mong ibahin ang iyong pagtugon dyan. Pinapaalala lang naman din ito. E nawa po, mas seryosohin natin ang mga panahong ito at mas maging matatag nawa tayo bawat araw na atin pong kaharapin, lalo tigit ang mga tukso na inilalapit sa atin. Amen.